balikan natin yung mga question na yan after na itong discussion. Inverse variation. So, nakaraang module about direct proportion. Yun, inverse variation. So, in direct proportion, tulad nito, no, karan, may constant speed yung car, 30 kilometers per hour, and 1 hour, 30 kilometers ang tatakbuhin niya, in 2 hours, 60. So, this is directly proportional. So, pag tumatagal yung time, mahaba ang distansya ng takbo, ano? So, ito yung time. Mahaba yung distansya. So, direct proportion yan. Ang inverse proportion, iba, ano? Ito, yellow, pagka nilabagay mo sa initan, sa labas, mabilis itong matutunaw. Pag nilagay mo sa loob ng bahay, sa hindi mainit, matagal yung malulusaw. So, ibig sabihin, kung mainit ang temperature, high temperature, mabilis yung malusaw. Kung hindi exposed sa init, matagal siyang malulusaw. So, yung temperature ng surrounding affects the ice. Kung ang high temperature, mabilis siyang malulusaw. So, sa renovation naman ng house, pagka number of workers, dalawa lang, 24 days nila gagawin. Pag-apat, 12. No? Pag-anim, 8 days lang. So, habang dumadami yung nagtatrabaho, pakonti ng pakonti. So, ano ibig sabihin? Inversely proportional. No? Ang days of work sa number of workers. Yeah. So, more workers or high end, ito yung N natin, number of workers. High number of N decreases the days or lowers the D. So, bumababa yung D habang tumataas yung N. So, that is inversely proportional. Pag pinlat mo yan, dito, so, yung number of workers, 2, ito yung 2. Ito yung 24, ano? So, 24. Pag number of workers, 4, ito yung 4. So, meron siyang 12 days. Ito yung 12. So, ito 10, 11, 12. Pagka 6 persons ang magtatrabaho, ito yung 6. Meron lang siyang 8 days na magtatrabaho. So, ito yung 8. So, palit ng palit yung number of days na maglumalaki yung ano. Yung taong magtatrabaho. And kung idudugtong mo yung points, ganyan na line. Actually, hindi ito line. This is a curve. No, curve. Pakurba. What do you observe about the product of N and D? It is constant. No? Yung product ng N at D, constant. So, 2 times 24, 48. 4 times 12, 48. 6 times 8, 48. 48 din to 48. So, yung product
ng variable na x and y ay constant. So what constant value? What is the constant value? 48. So ang equation ngayon ay yung number of days times din ng yes, number of days, number of workers is equals to 48. Or number of days is equals to 48 divided by the number of workers. Pag nilipat natin yung n dito sa kabila, mapupunta siya sa ilalim dahil nasa numerator siya sa left side. Dito sa right side, sa ilalim siya. Or, i-divide natin ito ng n. I-divide natin din ito ng n. So, n and n magka-cancel. Mapupunta siya ngayon sa kabila. So, kung ano ang ginawa sa left side, yun din ang gagawin mo sa right side. And so that the equation, see, the equation is balanced. So, yung n ay 48 over d. So, inverse variation or inverse proportion, pag sinabing y varies inversely, no? So, y is equals to k over x yan, nasa ilalim ang x. So, pwedeng sabing inversely proportional si x, inversely proportional sa y, so si y ang nasa ilalim. Pwede rin namang sabihin si y ay inversely proportional sa x, si x ang nasa ilalim. Ito naman isa, the force needed to break a board varies inversely to the length of the board. So, L. So, si force ay equal sa K over L. So, si force ay inversely proportional sa length. So, ito naman the time required to empty a tank varies inversely time. Si time ay inversely proportional sa rate of pumping R. So, si time ay K over pumping rate, K over R. So, pwede rin itong isulat na FL equals to K, which is yun ang constant. Pwede rin itong isulat na T times R is equals to K. Pwede rin isulat na R is equals to K over T. Depende kung ano ang hinahanapin na unknown. Ito yung mga sample. If y varies inversely as x and y equals to 3, binigay yung y. This is a y1. And y1 is 3, yung initial conditions. And x1 is equals to 2. Find the constant variation of the equation, which is y times x. Now, so ito yung y equals to k over x, inversely proportional yung y sa x, nagbigay ng y1 which is 3 and x1 which is 2. So then makukompute na yung k. So si 2 ay tatanggalin si 2 dito kay ililipat doon. And that is by multiplying 2.
on the right side, multiplying the right side, left side. So k is 6. Now then balik sa equation, y equals to k over x. K mo is 6, so pwede nang isulat y is equals to 6 over x. Pwede rin, pwede ito, pwede rin x times y is 6. So ito naman, A varies inversely with B. So A, si A varies inversely with B. Now may binigay na B1 at A1. And then find A when B is 16. So this is B1, which is 4, and A1 is 1 half. Then here A2 is unknown in a half, where B2 is 18. So pwedeng gamitin itong formula, i-substitute. Si i-substitute si A1. So A1, yung inis unang value ng A, A1 is equals to K over B1. Si A1 ay 1 half, si B1 ay 4. So we can makukompute na yung K. Then balik sa equation. So A equals to K over B. So si K equals to substitute. So ang lalabas ay A is equals to 2 over B. Then substitute si B2 equals sa 18. Pag sinubstitute mo si B2 kay A sa 18, makukuha mo ang A2. So ang A2 mo ay 2 over 18. So ito ay magiging 1 over 9. So ang A2 ay 1 over 9. So pwede rin yung ratio and proportion. So binigay si A1 na si A1 na 1 half. Si B1 ay 4. Ang tinatanong ay si A2, kung si B2 ay 18. Diba? So ito yung formula na pwedeng gamitin. I-divide itong dalawang equation na to, lalabas yung or equate yung dalawa because pareho sila ng k. So lalabas itong equation na to. Okay. So dahil hinahanap natin si A2, so si A2 B2 ay equal sa A1 B1. So para makuha si A2, i-divide natin yung magkabila ng B2. So mawawala si B2 rito, mapupunta sa kabila. So pupunta siya sa ilalim. So ito ay A1 B1 over B2. So si A1 B1, dito manggagaling si K. Actually si A1 B1, si A1 B1 ay actually si K. So si A1 B1 yan yung K. So pareho lang yan ang K over B2 na yun yung ginamit to solve for
A2. Pero dito, hindi mo na, you don't need to solve itong K. Hindi na, gagamitin na ito diretso. So, kaya, si A2 ay A1, A1 which is 1/2, at si B1 ay 4, si B2 ay 18. So, lalabas na A2 ay, this is 2/18 or 1/9. So, pareho lang. So, pwede mo itong gamitin, pwede rin gamitin ito. Pwedeng isolve si K, isolve muna si K bago makuha si A2. Pwede rin diretso, wag nang isolve si K, gumamit ng ratio and proportion, ito yon. So, ito makukuha yung formula. Formula on how you would solve for the A2. Dito lang naman yun ang galing sa product. Product ng A at B. So, yung product ng A2, B2 ay pareho sa product ng A1, B1. So, kung graph ang given, so, pwede kang kumuha ng kahit na anong point dito sa graph. Ang pinakamaganda, yung eksakto ang value. And itong point na to, eksakto to. Meron itong time na 4 at speed na 30. So, may mali dito, hindi ito speed. So, mali. Mali ito. This is time. Ito ay hindi time. Mali ito. Ito ay speed. Ito ang speed. So, ang speed ay 30. At ang time ay 4. So, yung time natin, ang unit niya ay hours ito. Ito namang speed ay kph, kilometers per hour. So mali yung pagkakalagay sa graph. So si time ay inversely proportional sa speed. Pagka mabilis ang takbo, mabilis siyang makakarating sa pupuntahan. Pag mabagal ang takbo, 30 kph, matagal siyang makakarating, which is 4 hours. So inversely proportional, no? Si time ay inversely proportional sa velocity. And sabi, kung meron siyang initial na condition, so meron siyang ito pala, ginamit natin to point na to na as initial condition na meron kang velocity na 30, ang time mo ay 4. So kung palitan natin, ito ay 4, si time ay 4, si velocity ay 30, makukuha ang value ni K, which is 120. Then, gagamitin natin yan, si K, para ma-define si equation. Yung equation ngayon na to ay T is equals to 120 over velocity. So, 120 over velocity ang equation. The number of hours required to finish a certain job is inversely proportional as the number of persons. So, ito yun. Kung maraming magtatrabaho, maiksi ang araw,
If 16 persons required 18 hours to finish the job, how long would it take 64 persons to finish the job? So inversely proportional. So T time, and then constant, then number of persons, number of workers. Sabi, meron siyang initial, meron siyang condition na N1, 16. Then, natapos yan ng T1 na 18 hours. So, substitute yan dito sa equation, makukuha yung K. Pagkakuha ng K, then, pwede nang isulat yung equation. So, yun yung T, 288 over N. Now, kung 64 persons ang magtatrabaho, mayroong N2. So, imbis na 16 persons ay 64 persons ang magtatrabaho, then substitute yan dun sa N. And then, solve for the time. So, time is 64. That is 4.5 hours. Maiksi lang ang trabaho. Maraming tao. So, ito naman yung ratio and proportion. So, yung N1 binigay. N1 is 16. Then, ang T1 yan ay 18 hours. So, ano ang N2 niya ay binigay na 64. Ano ang T2? So, ano ang equation natin ito? Okay, so T1, N1 is equals to T2, N2. Ang hanapin natin ay si T2. So, si T2, lipat natin si N2 sa kabila. So, T2, N2, T1, N1. Ililipat natin si N2 sa kabila. Dito siya sa ilalim ni N1. So, kaya T2 is T1 N1 over N2. So, binigay ang mga values niya. T1, 18. N1 is 16 over N2, 64. So, this will give you time na 4.5 hours. So, express each the following statement as a mathematical equation for number 1, pressure varies inversely, so K over altitude, H, and height, taas. So, pagka mataas, bababa ang atmospheric pressure. The number of persons needed to do a job varies inversely as the number of days D to finish the job. So, yung persons N, yung N daw ay equal sa K over days. So, yan yung kaninang problem. So, yung iba, ikaw na ang sumagot. Dito sa B,
Find the constant variation and the equation of the following relations presented. So, meron kang x, meron kang y. Pag x mo ay 1, si y ay 2. Pag x mo ay 2, si y ay 1. So, bumababa. Decreasing si y while si x ay increasing. So, ang product ni x and y ay 1 times 2. Sa una, this is 1 times 2. So, 1 times 2, 2 yan. Itong ikalawa, 2 pa rin. This x times y. So, ito, 2 pa rin yan. And ito, 2 rin. So, si x times y ay constant. So, yan yung k. So, k is 2. Then, writing the equation. X times y equals to 2 or pwedeng x equals to 2 over y or y equals to 2 over x. Now, itong number 2, gawin mo na yan. So, kunin ang product and derive yung equation. For number 4, this is number 4. Itong number 3, ikaw na rin ang gumawa. Ayun, number 3, ito na pala, may sagot niyo yung number 3, this is a times 5 over 7, ito yung number 3. So, number 4, si number 4, kunin natin ito. Itong point na to na nasa 6 at nasa 2. So, ito si length. Ito si length. Ito si width. So, product ni si length ay nasa point na si curve. Kunin natin yung point sa curve na merong L na 6 at merong the width na 2. So, ito yun. And inversely proportional, si length sa width and ang product ni length and width ay para dito sa point na 2 is 6 times 2 and that is 12. So, 12 yan. So, k therefore is 12. And we can write the equation length times width equals to 12 or length is inversely proportional to width by a factor of 12. So, dito naman sa number 5, pwede mong kunin itong factor. So, 4 yan at saka 1. Okay. So, gawin mo na lang itong x. Ito si x, ito si y. Then, sundan mo itong solution na number 4. For letter C, solve for the indicated variable in each of the following. Y is inversely proportional inversely as x. Y is inversely as x and y is 48. Ito yung y1. And ito yung x1. Find the y when x, ito yung x2. So, pwede itong ratio and proportion. Pwede rin naman yung equation. Kung gagamit tayo ng equation, so isosolve natin si k. So, si k ay product ng K ay product ng y1 at x1. Okay. So, si y1 at x1, kunin ang product 48 times 10. Galing yan dito. This is, galing yan dito.
This is 48 times 10, so 480. So K is 480. So yung equation na Y, ito yung equation natin, meron ng value yung K, that is 480. So substitute. So makukuha na, si X2. Kung si X2 ay 32, substitute yan dito sa X. Yan ay 32, then solve for y. Y is 480 over 32, and y2 is 15. So gawin mo yan dito rin sa number 2. So si R ay inversely proportional sa cube of S cube. To number 2 but cube to ginawa itong so R varies inversely K with S cube. R is equals to 17, S equals to 3, find R when S is 2. Lang niya, ginawa pang cube. So, cube of S, when hanapin natin si K. So, si K ay R S cube. Si R ay 17. Si S ay 3, kaso naka-cube. So, that is 9 times 17. So we can now write R is 153 over S cube. So kung si S, find R if S is 2. So kung si S ay 2, ano si R? So R is 153 over S 2 cube. This is 153 over 9. So number one, problem solving. Given two college students decided to rent an apartment near a school. Nearest the apartment costs 5,000 a month, and they find too much for them for monthly budget. How many students will they need to share the rent so that each will pay 1,250? So yung cost per person, gamitin natin yung symbol na C. Tapos yung K, gamitin natin yung symbol na R, which is rent per month, yan ay constant. Then yung N ay number of persons renting, total number of persons renting. So cost is inversely proportional with the number of persons, and our constant proportionality is 5,000 to yung rent.
So kung ang mangyayari, each student will pay 1,250 BCC. So how many students is needed in the end? So 5,000 over C or 5,000 over 1,250, it needs 4 students, total number of students. Dahil may dalawa na silang upa, ilan ang idadagdag nila? So 4, this is 4 minus 2, and this will give us 2. So kailangan ng 2 additional student, 2 more additional students to reduce their pay to 1,250. So magdadagdag ng dalawang estudyante. So yung number 2, i-solve mo naman yan. At 60 kilometers per hour, it takes Lloyda 10 hours to travel. So kung 60 kilometers per hour ang takbo, ang 10 hours ang biyahe from her house to the province, how long will it take for her if she travels 80 kilometers per hour? So tataas from 60 to 80. So ano mangyayari? Yung time ay bababa, so hindi na magiging 10 hours. So anong gagamitin? Pwedeng ratio and proportion. So ito yung problem na binigay ko, bucket of water is filled in a faucet in 10 seconds if the faucet is opened in full. So meaning bukas ng 100% yung faucet. So kung nakabukas ng pool, 10 seconds. Dok, baliktad. Dapat ito ay 5 seconds. Ito ay 10. So ito ay 5 seconds. Ito ay 10 seconds. So kung bukas ng pool, 5 seconds, puno yung bucket ng water. If faucet is half open, the bucket is filled in 10 seconds. Find the relation describing the time and the faucets opening, the relation between the time behind the equation. Ito na yung table. So one pool, that is 100% 5, half open 0.5, that is 10. So paano kung quarter open, 1/4 open, so that is 0.25. So gamit tayo ng formula na that is faucet opening times time is 1 times 5 equals to 5. Faucet opening 0.5, 10 seconds, so that is 5. So K is 5. If
pinging is 0.25. Opening is 0.25, so that is 5 over 0.25, that is 20 seconds. So ito yung table, ito yung equation and graph, the graph describing the relation. So this is 5 seconds, this is time in seconds, 5 seconds, full, opening 100%, it is posted, opening, then kung 0.5, opening, that is 10, kung 1/4 ang opening ng posted, that is tatagal siya ng 20 seconds. So summary, this is inverse variation. So y equals to k over x, pwede rin x times y is k, pwede rin yang x over x equals to, pwede rin yang x is equals to k over y. So this is the use of ratio and proportion. So take a post test. If A and B are dependent and independent variables respectively, so A is dependent and B is independent, so which equation shows the inverse variation? So A is equals to k. So dapat ganyan yan. So pwede na, tama yung A. If M is inversely proportional to N, the equation must be written as, so if M is inversely proportional to N, alin ang equation niya dapat yan? So ito. So iba, ikaw nang sasagot. It varies inversely as squared, of t, I mean l. Then we can write the equation as, so ang sinasabi niya t is k over l. Ay si L maka square, so square si L. So anong equation siya dito? Tama. So ito, so pwede rin yan isulat na si T times L square is equals to K. So ito yun. So anong ginawa? Dinala natin si L kay T. Dahil nasa ilalim siya sa side ng T, nasa ibabaw na siya. If A varies inversely with B and A, find when B equals to negative 16. So, makikita mo A is inversely as B, K over B. So, pwede yung B1 is equals to B2. Kasi given itong A1, B1, tapos si B2 ay 16. So, si A1 mo rito ay 12, si B1 ay 4, and then si A2 ay hinahanap, si B2 ay 16 negative. So substitute mo lang yan dito. So
si A1 ay 12, si B1 ay 4, si A2 ay unknown, si B2 ay negative 16. So inanap natin si A2. So si A2 ay ililipat natin si 16 sa kabila. So 12 times 4 over 16 na negative. So this is 12 over negative 4 or negative 3. So ito yung sagot. If the air pressure P must be written. So, kaya mo na yan. Which of the following that illustrates inverse proportion? Inverse proportion 2, 3, 4, 5, 6, 60, 40, 30, 24, 20, pwede. 2, 4, 6, 8, 10, dito naman 5, 10, 15, 20, hindi. So 1, 2, 3, 4, 5, 30, 5, 40, 5, 10, 60. And B, iba-ibang ano, hindi ito ano, dapat. When it decrease continuously. No? Ito naman hindi, ito parehong increase. This is increasing, ito rin ay increasing, ito ay increasing, pero ito ay intermittent, ano, tawag dito, alternation, hindi siya, nag-ano siya, iba-iba, no, hindi linear. So may 5 dito tapos may 10 dito, so hindi siya ano, paiba-iba siya. Ito naman x and y. So, ito ay increasing, intermittent din ito, mali din ito. So, 10, 5, so 10, 5, bumaba, it decrease, increase. So, nagkaroon ng CISO. So, hindi yan. So, ito ang inverse proportion. Which of the following illustrates inverse variation? Kulang to. Wala. Hindi ito. Hindi rin ito. Dapat yung curve na pag ganun.